or Chrome or browser, kahit saan sa tatlong yan. Pero mas pref ko po yung Google. Then, search po natin dito is Pag-ibig Online. Dito po, ayan ang makikita nyo. Ito po yung i-click natin. Click nyo lang po yan. Then, dito, makikita nyo membership. Ito po ang i-click natin, yung membership registration. Then, click lang po yung continue. Tapos, ayan po ang lalabas. Fill upan nyo lang po. Lagay nyo lang po yung last name, first name, middle name, date of birth. Then, enter the code here. Make sure na tama yung enter nyo ng code para ma-proceed. Then, after nyo po fill upan yan, proceed nyo na po. Then, ayan na po. Online membership registration. Nandito tayo sa member info. Lagay lang po natin yung member's name. Click nyo lang po yung check if same as above. Then, father's name, mother, maiden's name. After nyo po fill upan yan, click nyo lang po yung next. Okay, once na naklik nyo na po yung next, dito na po tayo sa other info. Other information about you. Nandito po ang place of birth, citizenship, civil status, spouse, height, weight. Then, ayan, kung may TIN-ID, SSSID, GSIS po kayo, enter nyo lang po siya dyan. Pero kung wala naman po, leave it blank lang po. Then, after nyo po ulit fill upan yan, click nyo po yung next. Then, after that, andito na po tayo sa address. Nakalagay dito permanent address, then present address. Fill up nyo lang po kayo dyan, tapos next ulit. Then, ayan naman po ulit siya. Dito, mag-fill up lang po ulit tayo. Tungkol naman po ito sa ating contacts. Andiyan yung email address, home number, cell phone number, business number. Then, after nyo po yan, fill up and click nyo lang po ulit yung next. Dito naman po is nakalagay yung beneficiary nyo kung kanino nyo po siya ibibigay once na may nangyari sa inyong masama, kanyan, huwag naman sana. Just in case lang po, ganon. Dito nyo pilalagay kung kanino nyo po ipapamana, parang ganon. Then, after nyo po dyan ilagay, click nyo lang po ulit yung next. Then, dito naman po is tungkol sa member category. Click nyo lang po yung select category. Then, dito lalabas, employed. Private, employed, government, job, order, personnel, ayan po ang mga lalabas. Employed, barangay official, non-working, member of religious. Then, click lang po yung unemployed, not yet employed. Kasi nga, first time nyo pa lang itong kukuha ng number. So, ibig sabihin, hindi pa po kayo employed. Then, click nyo lang. Ayan. Then, next. Dito naman po is wala naman po kayong employer, so next nyo lang po yan. Then dito po sa summary, ang nakalagay po dyan is by clicking the submit button below, I certify that the information given above and all the statements made herein are true and correct. Once submitted, all your information shall be registered in the fund's database and you can make changes on new information through our online change of information system. Then, kung okay na po lahat, click nyo lang po yung submit registration.